Hello mga ka-homebase! Welcome back to my channel. This is Marian, your favorite online job enthusiast. Today, I am going to share with you how to create a 1-minute e-commerce video for Instagram using the KineMaster and BitSync app. So, ito yung part 2 ng ating video. So, itong KineMaster at BitSync app, pwede nyo siyang i-download sa Google Play Store. Mas maganda kung premium yung gagamitin yung app para wala siyang watermark and at the same time, mas maraming assets or effects kayong magagamit. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Guys, just keep watching until the end of this video. Ngayon, i-add naman natin yung video na dinownload natin from pexels.com/videos, yung sinearch natin. Tapos, ipopan and zoom natin siya para mag-fit siya sa Instagram size video. Guys, daliri lang ang gamit ko sa paggawa sa video na ito. Kasi sa mobile phone ako gumagawa ng video gamit yung KineMaster app.
Ngayon naman guys, gagawa tayo ng video gamit yung BitSync na app. Ginagamit ko siya sa paggawa ng slideshow ng mga photos ng products para mas maganda yung transition at saka yung effects. Instead na i-import ko isa-isa yung picture na mas matagal, tapos i-adjust ko yung still or yung kung gaano siya katagal mag pop up dun sa image. Mas time consuming yon. Ipapakita ko sa inyo yung mga templates doon sa BitSync at kung paano gumawa ng slideshow. So, ito yung mga templates niya. Mag-a-add na lang ako ng mga images na gagamitin ko dun sa slideshow. So, ito na yung result. Tapos, nakikita nyo yung padalawang icon dun sa right pane. Di ba meron tatlo dun? Yung mukhang Instagram na icon. Para Instagram size siya. Tapos, kung gusto nyo siyang palitan ng into YouTube or into TikTok, pwede. Tapos, pag okay na, pili nyo lang tong high. Ibig sabihin, high resolution. So, gagawa ako ng dalawang version. Isang pang Instagram at saka isang pang YouTube. Kasi, itong video na ginagawa ko para sa client ay two versions. Pang Instagram at saka pang YouTube channel niya. And, by the way, itong 1-minute video na ito ay $35. And, ginawa ko lang siya for 2 hours. Using the KineMaster at saka BitSync. Yung script or yung text provided ni client, tinutweak ko na lang siya or nire-rewrite para mas maganda. Tsaka yung mga images provided din ni client. Pwede naman ako mag-search ng mga video clips para mas mapaganda or ma-enhance pa yung video para hindi naman siya plain pictures lang. So, kailangan pag gagawa kayo ng video guys, dapat resourceful, creative, and enticing yung video na gagawin nyo. Kumbaga, put yourself into the shoe of a customer. Kung kayo yung customer, after nyo mapanood yung video, may encourage ba kayo na mag-purchase ng product or mag-inquire about sa product? So, yun yung purpose ng video natin. Then, in-add ko na siya dito sa ating project sa KineMaster. So, ito yung itsura niya, guys. Then, mag-a-add pa ako ng ibang pictures. Then, chine-check ko muna kung anong itsura niya sa kabuuan. Kasi 59 seconds na yata yung video natin. So, pag gumagawa kayo guys ng video, dapat binabalikan nyo from the start para makita nyo kung ano yung magiging itsura ng video. Kung ano yung magiging kabuuang output niya.
Ngayon, pipili naman tayo ng audio or music na babagay dun sa video natin. Play ko muna yung video, guys, ha. Punta lang kayo sa audio. Tapos, kung gusto nyo mas maraming audio, puntahan nyo yung parang shop na icon. So, ito yung sinasabi kong mga assets ng KineMaster. May mga kategory yung audio. Pwede gusto nyo ay rock, cinematic, or children, or electronic, or artist. Pag artist, yun may mga lyrics yung kanta nun. Usually, yun yung ginagamit ko. Kasi para sa akin, mas may dating yun kapag e-commerce video yung ginagawa ninyo. Mas maganda kapag may kanta kaysa plain na instrumental lang. Pero kasi may mga clients na iba't iba kasi yung preference nila. Gusto instrumental lang. Gusto voice over. So, kung ano yung preferred ng client, yun yung susundin natin. Try natin itong happy day. Okay, tapos gusto kong putulin yung audio niya. So, may isa pa akong ginagamit, yung MP3 cutter. Gagawin ko munang video yung audio kasi hindi ko siya makita sa MP3 cutter. Hindi ko siya makita sa files ng MP3 ko dito sa phone. So, gagawa muna ako ng video niya. Tapos, saka ko siya i-convert into audio. Then, kapag nandun na yung Happy Day na song na pinili ko dun sa MP3 cutter, saka ko pa lang siya i-cut. Depende dito sa haba ng video para mas maganda yung ending at hindi siya abrupt.
Hindi ko yung MP3 para mas safe. So ito, ang cons lang nitong MP3 cutter, though free siya na app, yun nga lang may mga ads. Pero okay lang, nakikigamit na nga lang tayo eh, wala na nga bayad, okay lang kung may ads siya. And then, ilagay natin siya dito sa ating KineMaster. Pupunta tayo dun sa folder ng audio cutter. Folders, tapos audio cutter. Okay. Lashes Happy yung ating file name. Then, i-add na natin siya. And, let's see. Yan, guys. Tapos na natin yung video. I-export na natin tong ating ginawang video. Gusto ko muna siyang i-review. Export na natin siya. Choose natin tong 720. Tapos ang frame rate is 30, yung pinaka highest. Then save. Mag-wait lang tayo ng mga ilang minutes. Habang nag-e-export. Mabilis lang to kasi 1 minute lang yung video natin. Pero pag ang i-export natin sa KineMaster is 1 hour. Oras talaga ang bibilangan, guys. Now, let's see the final output in a few minutes. So yan guys, finish na yung ating product, yung ating video, and I hope may natutunan kayo, and kung may mga questions kayo, mag-add lang kayo ng comment dito sa baba ng video.